Ritoke original. Ritoke. Ritoke yung nag- bakla. Ritoke. Ikaw chef, tanong kita. Chocolate or sex? Palabo. Guys, so andito tayo ngayon sa Roman Cafe, ito. So ang may-ari nito is si Angel Choi, ayan. So isang sikat na seller dito yan sa Korea at napakaraming fans nito. So nagtayo siya ng bagong business niya, yung Roman Cafe. So Bali Cafe siya, yeah, coffee shop. Tapos nagsiserve din sila ng konting Philippine food, ng Philippine dish. Meron silang palabok, bilo-bilo, at kung summer naman, meron din silang halo-halo. So, ayan lang kasi parang pinaka-treat niya lang sa mga Pinoy na mga pupunta dito. So, ito yung cafe niya. Ayan. Roman Cafe. So, bali, pangalan niya yan, at saka pangalan niya ata ng tatay niya yan. So, dito lang yan guys sa may Incheon. Actually, boundary siya ng Kimpo at saka Incheon. Hindi ko alam kung anong subway ba malapit banda dito. Pero mamaya ililink ko sa description below yung address niya para makapunta kayo, dalawin nyo siya. At marami siyang service na binibigay. Yung mga, may iba rin siyang business na kagaya nagtitinda sila ng mga beauty products. So, kapag pumunta kayo dito, may mga pa-free siyang beauty products. So, dalaw kayo dito mga guys, sa Incheon lang to at saka malapit din sa Kimpo, sa boundary lang. So today kakain tayo ngayon ng palabok kasi bago yun, bagong gawa nila this week na nasa menu nila. So try natin yan kung papasado ba sa lasa, kung sa pasado ba sa taste ni Pinoy Chef. So ayan, ito yung aking ito yung merchandise ko nga pala yan. So, sa may mga gusto dyan, o kaya sa mga nagluluto na mga Pinoy dyan, grab na kayo ng t-shirt na to, Pinoy Chef, ayan. So, kung isa kang Pinoy at isa kang chef, di ba, ang ganda pag may suit kang ganito. So, tara, try natin yung mga pagkain dito at yung mga kape, kung masarap ba. At papakilala ko sa inyo kung sino si Angel Choi at yung asawa niyang napakabait. So, let's go! Ayan yung ano natin. Yung napakayamang may-ari ng cafe na to. So, gumagawa siya ng cafe. At saka yung palabok. Sino dumadali ng palabok? Si Master Chef. Gusto ko makita kung paano niya tinitira yung palabok. Pwede ba silipin natin yun? Nandun na sa may kusina. I-raid natin yan mamaya. Oh, di sa palabok. Wow, kita niyo naman yan, no? Parang pang restaurant. Ayun. So, mayroon siyang itlog tsaka kunin na natin. Mukhang masarap to kasi may halong pagmamahal to eh. Ayan. Ito yung order namin. Ayan, tignan nyo naman yan. Ang taga-serve. Ganda-ganda. Para may service mamaya. Thank you, Chef. Si, lumalo kay ate dito. Ha? Wah, mas kita. Ayo. Anyong saya ji. Anyong ya ji. Hah? Oh, smiling face. Yeah, yeah, in serious. Yeah, I'm just serious. Dati madalpel siya, no? May hindi na. Ayaw niya sa camera eh.
Dati, bata. Oh. See, she's telling you that when you were younger, you always like in camera. She always watch you. Why? Kamsahamnida. So ito yung ating palabok. Yan yung palabok niya. So meron siyang tinapa. Ayan. Meron chicharon. May lemon. May itlog. Siyempre may hipon. So titikman natin yan. At saka yan yung kape nila. Ito. Ayan. Napakasarap. May golden cup. Yan in order namin, tsaka yung sandwich para sa bata, at tsaka ito smoothie na strawberry. Okay. But I'm playing Zelda. So haluin natin siya. Siyempre lagay lang natin siya ng lemon. Yan. So tikman natin. Ito naman yung kanilang pancit bihon. Ayan, so meron siyang fish bowl, may baboy, may repolyo, so syempre may lemon. Umpisa natin ng lemon. Ay, yung masarap yung bihon na. Okay, so guys, ito. Ipapakilala ko sa inyo. Yeah. One of my group here in Korea. They are also blogger. This is Lindsay, right? Yes. Lindsay and Yuli. Yeah. This is Samunim, the is owner of this cafe. It's Hajangnim. It's for you. She had some present it's for us. It's not for him, for you. Oh, thank bless you. Bless you. Bless you. What's this? This is... Yeah. Bada diffuser. Wow. Siya kasi ano, from Boracay yung bada niya. Pinino pa talaga yan. At ito siya, pinalagay yan siya. What's this? Is this a straw? Ano? Pwede, chef. Strong, ganun. De, ano siya? Yeah. Black, ay, white rice siya. So this is your collection, what? Right? Pada diffuser collection. Actually, they have this beauty products company. Beauty products company. Pwede halata, no? their eto naman, chef, ano to? Their products are ano, beauty character, products? Character diffuser. Character diffuser for the house. Good. It's for car or house, it's okay. It's everything is okay. Halo ng Romy Anis, si chef yung nagturo kung paano gumawa ng ube na yun. The way they learn the ube. I watch in chef YouTube. And you learned it. And she learned it. Guys! Huli ka, chef. Anyong, guys. Anyong, guys. Anyong. Okay, so today... dito tayo sa shop ni Angel Choi. Ayan. Hello, guys! Roman Cafe. Ano mo na yung YouTube channel? Please subscribe nyo naman po yung channel ko, Angel Choi, mga peps. Angel Choi. What's up, mga kapeps? May iba ka pa bang ano, yung social media? Yung page, gano'n? Wala. Ay, sa Instagram, Romian Flower Cafe. At sa Facebook lang talagang, ang focus ko. Another naman that wala naman. Okay, so nandito tayo ngayon kasi bagong bukas cafe niya / Philippine restaurant ba? Parang restaurant na rin, chef, na halo na eh. So, alamin natin kung ano yung kwento ni Angel tsaka kung paano niya naitayo to. Kinakabahan ako. Tapos, ayun, para maging inspirasyon sa inyo lalo na sa mga Pilipino sa Korea, di ba?
Kinakabahan ako sa mga tanong ni Chef. Parang ano to eh. Parang may fast talk to si Chef. Mamaya may fast talk tayo after niyan. Abangan. So, tanong tayo ng mga ilang information para mas makilala po natin si Angel Choi at saka, ayun. Yun. Okay, so, first question. Okay. Kailan ka dumating sa Korea? Actually, 10 years na kasi ako sa Korea. So, 2010 siguro. Mag-11 years na rin. So, nauna pala ako sa'yo. Kailan ka siya? 2007. Di, ang tagal mo na pala rin dito. 13 years mahigit na rin. Mga 13 years na. Magpo-14 years na rin. Ganon. Tagal na rin natin, Chef. Oo, di ba? Disko. Ano pa? So, tapos, yung second question. Ito muna. Saan muna kayo nagkakilala ng asawa? Ba't ka napunta dito sa Naku, Korea? Naku, Chef. Masyadong ano. Masyadong ano yung ano namin, story namin. Pero hindi ko naman sa pinakahiya, Chef. Pero parang magiging inspirasyon na rin siguro sa kanila. Nagkakilala kami ni Huni sa Pinas, sa club. Club? Mm-hmm. Ah, okay. Sa club? Parang nagtatrabaho ako sa club. Tapos first time niya sa Pinas. Actually, first time niya. Tapos yung nagkita kami, ayun na, hindi na siya umuwi, Chef. Ay, ganun? Oo. Naano na sa'yo? Na-attract na sa'yo pagod? Hindi niya na ako pinakawalan, Chef. Tapos akala ko naman is joke lang niya yun. Siyempre naman, sino ba naman ng ano? So, sabi niya, babalik daw siya after 1 week for magpropose daw, married daw, ganun. Ganun? Ay, love ka agad sa'yo? Eh, hindi ko naman pinansin. Tapos one ilang day... Ilang taong ganun? Siguro, kung 10 years eh, siguro 19. Ganun? 19. Ano pa ako noon, nene pa, 19. Tapos yun, di na siya... Tumawag siya, Chef! Oh. Tapos sabi niya, pupunta na, sunduin ko daw siya sa airport. Sa airport? Airport. Sa airport. Sa airport. Sabi ko, saan airport? Sabi ko, tapos si ano daw, sabi ko, hindi ko talaga alam kung sino siya, Chef. Ah, gano'n. Hindi ko talaga alam. Yung nakita ko so, na naging customer siya. Mo siya? Naging customer ko siya sa club. Yun. Ano mo ginagawa mo doon? Kumakanta ka ba doon? Ano kumakanta mo rin, Chef. Pwede ba sample? Hello. Okay, kumakanta tayo na rin. Okay. Parang gano'n na rin. Basta sa club, country club. Ano kayo na bahala maging club niyan. Basta, Fans club. Fans club na rin, pwede rin. Hindi, pwede rin ano, foundation club. Kasi ito yung foundation doon kasi sir. Okay. So, yun. Ayun na nga. So, tumira din siya doon sa Pilipinas. Kasi magaling siya mag-Tagalog. Oo, 5 years na rin siguro. 5 years siya tumira doon. Pabalik-balik naman. Kaya siya magaling mag-Tagalog kasi nga kasama niya si Papa. Hindi naman sila makakapag-usap ni Papa, Korean. Or hindi rin siya magaling mag-English. Hindi katulad ko na, you know. Diba, English talaga. English ba kayo mag-usap? Hindi. Dati? Actually, alam mo yung usong calculate, yung ano, yung dictionary na booklet ba yun? Pag may ito, translation lang talaga. Hanggang sa natuto na siya mag-Tagalog. Tingnan mo, ngayon, iba na. Magaling na. So, yung swerte mo pala? Hindi naman sa swerte. Swerte ako sa kanya. Kasi, siya nagbabago ng buhay ko, di ba? Kung hindi ko siya nakilala. So, swerte ako sa kanya. Okay, dito tayo sa next question. Ano naman nagustuhan mo sa Korea? Hindi, nung pagdating mo dito, anong nagustuhan sa tingin mong mo? Gagawin mo? No? Hindi, yung pagdating mo ng Korea, ano kayong gagawin ko dito? Naisip mo ba na magkakaganito ka ang business? O magiging successful ka ba dito? Ano ba? Actually, wala talaga ako naisip na magiging ganito ako. Pero marami kasi ako pangarap eh. Pero hindi yung ganito. Wala lang, parang feeling ko. Pero... wala talaga ako inisip, may ina-expect na nagagawin ko or... Hindi, naisip mo ba na magtrabaho? Naisip mo? Naisip ko magtrabaho. Oo, pero ayaw kasi akong payagan ni Huni kasi wala naman daw magiging ibang trabaho dito kundi teacher, factory, ganyan. Sa teacher, siyempre, hindi na po pwede. Siyempre, kung teacher naman. Ay, chef, hindi. Nag-try ako mag-teacher talaga. Ganun? Oo. Naku, Chef, hindi ka ba? Hindi, kasi diba may damunwa, So, ngayon nag-aaral ako doon sa damunwa. Tapos yung teacher, ay yung ano sa damunwa,
inalok ako kung gusto ko daw mag-teacher. Ay, tutor, ganyan-ganyan. Alam mo ba, chef? Umiyak ako. Bakit? Kapag tinuturuan ko yung bata, umiyak ako. Bakit? Umiyak talaga ako. Eh, kasi sabi ko, ang hirap naman. Hirap talaga, ang hirap mag-English, chef. Kaya sabi ko, ayaw, hindi ito yung para sa akin. Hiba, hindi ako dito magaling. Hindi ito sa akin. Ayun, tapos... Pero natry mo magtrabaho sa mga ano? Sa mga factory o gano'n? Hindi. Ibang trabaho, hindi. Never, di ba? Kasi ayaw talaga ni... Ayaw ng husband ko na magtrabaho. Ang ganda ko kasi, di ba? Baka maaga. Oo, ang ganda eh. Ayaw niya. Ayaw niya magkatrabaho sa akin. Next question na tayo. Ano bang nagustuhan mo sa Korea? Compare mo sa Pinas. Number one is government. Ano? Government? Government. 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 Government parang, talaga. Government. Hindi kasi pinapa-arte ko kasi siya. Kaya mo siya siya. Ano na-artehan? Yung ano lang? Si government, gobyerno. Gobyerno na lang. Oh. Sige, literal gobyerno, chef. Bakit, gobyerno. Bakit? Kasi maganda yung pamamalakad nila dito. Tsaka disiplina ng tao. Ng mga Koreano, Koreana dito. Disiplina na nakikinig sila sa gobyerno na nila. Yun. Ayun. Tapos mga galang ba? Mga galang ba? Kasi sa mga Pilipinas daw, medyo salbahay mga Koreano. Hindi naman. Magalang naman. Magalang naman, pero sa pamilya, number one is priority nila, diba? Pamilya. Pamilya. Pero sa labas siguro, hindi ko sure. Ito yung iba kasi mabait, yung iba hindi. Yung mga old style, di ba may ganun. Same naman sa Pinas. Yun lang talaga, number one is. Saka pero safe. Para sa akin, mas magalang ang Pilipino kaysa sa Korean. Ah, ganun. Para sa akin. Ah. Okay. Dapat mo nagustuhan ko dito, ano, safety, tapos malinis. Yun pala, safety, malinis. Tapos opportunity malaki. Yung maraming, ano? Maraming opportunity. Anong opportunities? Spell mo nga yan. Ano na lang? Ano na lang pagkakataon? Opportunidad. Opportunidad na lang. Siya pag nang ganun. Maraming opportunity. Marami. So, kahit pumunta ka dito ng ano, wala kang alam, basta marunong ka, tapos magaling ka mag-isama, tapos mabilis ka matuto. Mabilis ka matuto. Yan ang mga gusto ng Korean yan. Talaga, mabilis matuto. Tsaka masipag ka. Yun. Yun. Yun siguro. Okay. Ano naman ang ayaw mo sa Korea? Ang ayaw ko sa Korean, isa lang siguro, chef. Yung iba sa kanila is mababa ang tingin sa mga foreigner, lalo na kapag dark skin ka, kayo manggi ka. Kailangan mo lumunok na maraming gluta tayo. Kailangan pala, may gluta slide pala. Inject mo na lahat ng mga pwede inject. Siguro ganun. Hindi ko naman nilalahat ha, sorry ha. Pero hindi ko naman nilalahat, pero may ganun. May ganun. Yun lang naman, the rest is wala naman. The rest! So, okay. So, bukod dito sa ano mo, may naging ibang business ka pa ba? Parang alam ko, mayroon dati. Hanggang ngayon naman, cosmetics. Cosmetics? Cosmetics. Diyan talaga ako nagsimula, cosmetics. Kasi family business na nilihuni yung cosmetics. So, nakisingit lang ako. Saling ket-ket lang. Tinry ko lang. Dati nakapanood kita sa YouTube dahil. Sa Facebook pa nun eh. Nag-live-live sa CR, ganun-ganun. Hair color, mga ganyan. Mama. Oo. Doon ka naging famous eh, sa Facebook. Ano? Famous ba? Famous doon dumami yung benta niya. Hindi naman sa famous siya. Mas famous ka siya. Ano ka? Okay, so... Kinakabahan ako sa mga tanong ni Shea. So, dito na tayo sa business mo. Okay. So, unang-una, bakit Rome Ann ang napili mong pangalan? Nag-upisa ka... Iyak muna ako. Hindi. Nag-upisa kasi sa diffuser yan. Romy Ann diffuser. Yung Romy Ann diffuser naman, nagsimula yan. Simula nung namatay si Papa. So, dahil si Papa mahilig sa perfume, sa mga flowers, ganyan. So, namatay si Papa para maging, sabi ni Muni, kaysa maglugmok ako sa lungkot, di na lang natin buhayin si Papa mo sa pamamagitan nito. So, Romy, kasi pangalan ni Papa is Romy,
Anne naman is kasi Romy Anne. Tsaka, ay, yung pangalan ko kasi is Roman. Roman. So, yung Anne yun. Pinagtukdong. So, yun. Eh, naging maganda yung diffuser talaga. Naging famous kaya ang diffuser na Romy Anne kahit sa online. Parang naging sounds Italian, mm-hmm. Diba? Sound French. Espanya. Yung pala, Romy, tsaka Anne. Oh, diba? Pinagsama lang. Halo-halo. Parang pangalan ng Pinoy, diba? Mm-hmm. So yung maganda naman. So kaya pala naging successful kasi hindi yung pangalan ng tatay mo. Mm-hmm. Siguro ginaid na rin ni Papa na ano. Pangarap niya rin, syempre. Napunta ba yung Papa mo ng Korea? Oo, isang beses lang. Isang beses. Dapat pupunta siya ng pangalawang beses. Kasama ko siya. Kaya lang, doon lang siya na ano, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. So yun nga, sayang. 5 years na rin nakakarami. Dati nakikita ko yung mga post mo last night. Parang naano kong maganda yung mag-comment. Kasi, masyadong ano, sad. Oh. Okay, pass na tayo dyan. Tapos yung business ba yung pinagpilian mo bukod sa itong cafe? May pinagpilian ba kayo yung iba? O talagang ano lang? Actually, chef, wala akong lang? Ano. Wala akong... Hindi ko naisip ni minsan magkaroon ng cafe. Wala talaga. Kasi ito, bakante talaga ito noon. So, naisip, yung last na punta namin dito bago magbukas to, may binubuksang apartment, may ginagawang apartment. So, sasabi ko, sayang naman to kung hindi natin ano, kasi dapat papaupahan lang to eh. Sayang naman, sabi ni Huni. Sabi ko, gawin na lang natin, diffuser shop talaga siya dapat. Tapos yung cafe is parang free service. Kanyari, pag bumili ka ng cafe, pag bumili ka ng diffuser, may habang waiting ka, may libreng kape. Kasi dapat ano siya, diffuser and flower. Yung mga bouquet na, ano ba tawag? Buffet? Bouquet? Bouquet. Oo, bouquet. Spell bouquet. Huwag na, chef. Huwag na natin pahirapan ng ano. Basta bouquet, ganon. Habang syempre may waiting time yun, di ba? Ba't din na natin sila bigyan ng kape? Kaya lang, eto nga, yung nagbukas na to, ang daming yung mga construction dyan. Construction boy. Oo. Ang hanap is kape. Kape. Oo. So ngayon, hindi na siya naging focus sa diffuser. Oo. Hindi na siya naging focus. So ngayon, sabi namin, hindi na lang natin gawing kape talaga. As yun, dinadayo na siya yun. Actually, wala talaga akong kape-kape na yan. Kasi sayang, nag-aral lang siya ako ng barista, pero hindi, nag-aral lang ako kasi gusto ko lang. Hindi ko lubos maisip na magagamit ko dito. Siyempre, wala talaga. So bakit naman may mga Pilipino food lang na ngayon? Bakit may ano kayo, may lechon, may... May lechon ba kayo, chef? Chef, gumagawa ng ano? Ano ba yun? May palabo, may pansin, bihon, ano pa ba? Halo-halo. Bilo-bilo. Tapos pag summer, may halo-halo. May halo-halo ba kayo ngayon? Mayroon. Dami pa rin nag-order nun. Halo-halo. Ano pa ba? Iba ba yun dyan? Yun lang. yun pa lang. Eh, yun na nga. Dinadayo nga ng mga Pinay at mga Pinoy. Kaya sabi... kasi maraming Pilipino. Lagi lang sinasabi, wala bang merienda na pang ano ba? Yung Pinas, ganyan. Pang Pinas, ganyan. Sabi ko... Pampinas, sabi ko, gagawa natin ng paraan yan. Dahil sa, yun na nga, tinry ko lang yun, halo-halo, tapos yun na, naging patok na. Patok sa mga panlasa ng mga Pinoy, Pinay, ganyan. Yun, ano mga special menu nyo dito sa mga cafe? Ano ba yung pinaka-hit, yung marami nag-order? Una-una muna sa mga cafe muna. Sa kape. Mga juice, gano'n. Number one para sa akin yung aid. Yung mga aids. Aid ba? Aids. Sakit? Aid. Yung mga aid. Lemonade. Ganyan. Okay. Hindi aid siya. Lemonade. Kasi may mga ano siya, design. So, yung mga patok. Yan ang patok. May maraming nabibili. Mm-hmm. Yung kape. Kape siguro. Kape latte. Hindi, marami rin modo na yung kape siguro, Amerikano. Yung bagong gawa namin, actually, kami lang gumawa nito, yung Mocha Bong Blanc. Mocha Bong Blanc? Ano siya? Yung lang ginawa ng Mocha Bongga. Bong Blanc yun. So, ano siya, parang kape mocha siya na nilagyan na maraming, whipping.
daming whipping as medyo sinosyalan lang ng konti yung pangalan. Tapos nilagyan ng ano ng may mga chocolate chip siya, mga ganyan-ganyan. Tapos masarap siya. Try niyo mga peps. So sa pagkain naman, sa pagkain. Mga Pinoy pagkain naman, Pinoy foods naman. Bihon. Bihon, maraming model ng bihon. Ay, number one, halo-halo. Halo-halo. Halihalo. Halo-halo. Halo-halo. Number one is halo. Siyempre, nag-umpisa siya ng summer. Oh. Halo-halo. At bihon. Bihon. Kasi yung palabok, bago-bago pa lang yan eh. Hmm. Araw ba kayo bukas? Tuesday to Sunday, bukas kami mga bebs. Bali, Monday lang ang sarado. Oo, kasi kailangan ng pahinga, chef. Anong so, oras ang bukas nyo? Alas? 9, ano? Alas? 10 a.m. to 9 p.m. 10 a.m. to 9 p.m. Okay, so mga 11 hours, no? 11 hours. Pagod din, chef. Sinan mo ulit, invite mo ulit sila sa YouTube. Mga bebs, please subscribe po sa channel ni Angel Joy. Ako yon. Okay. At para masaya, magandang yung mga content na inaano natin. Siguro, nakakatawa. Puro makakatawanan. Yun. And then, syempre, subscribe natin si Chef. Kasi si Chef talaga malaki na yung bahay nito. Pero kailangan natin siya i-subscribe. Mga, kasi lalo na sa mga hindi marurunong magluto, katulad ko rin mga bebs, kay Chef kayo manood, dun lang din ako natuto magluto. Salamat okay, talaga, Chef. High five. Okay, dahil sabi mong katatawanan, dito tayo. Fast talk tayo ngayon. Mag-alaboy, abunda tayo ngayon. Chef. Dito tayo ngayon sa may fast talk. So, mabilis to, ha? Teka lang, chef. Ano, teka lang. Ano yan? May, ano ba yan? May oras o ano, minuto? Hindi, okay, yung ano lang. Mabilis lang ang pagsagot okay mo. School, chef. Teka lang, diba ano na kailangan? Yes, no, gano'n lang. Hindi, pipili ka lang dun sa bawa. Masanas, orange. Diyos ko, sige. Kinakabahan ako, Diyos ko po. Okay, so pasok tayo ah. Okay, chef. So, una, Korea o Pinas? Pinas. Cafe latte or cafe americano? Americano. Cafe americano. Bakla o tomboy? Bakla. Ritoke o original? Ritoke o original. Ritoke o natural? Natural. Friend na plastic or friend na user? Sa plastic ako. User. Friend na user ba? Friend na user. Kasi magagamitan kami, magagamit ko siya, gagamitin niya ako. Okay lang, kaysa plastic. Okay. So, ilalim o ibabaw? Ilalim. Maraming meaning yan, chef, ha? Ilalim. Oo, ilalim. Oo, kaya nga. Pag-direct ko kasi traffic sa taas. Oo, traffic sa taas. Ilalim. Kumaka. Kumakain o kinakain? Kinakain. Oo, kinakain. Kasi mahilig ako kumain, chef. Pero pwede both, chef. Kasi wala na bang pagpipilian talaga dyan. Wala, kumakain lang, kinakain lang eh. Pwede both, pero kinakain. Okay. So yan, may idea na kayo ah. So, pwede nyo pagsabayin yan. Yung baliktaran ba yun, chef? Buang. Guwapong jutay or pangit na ducks? Chef, ang hirap. Pangit na ducks or ano? Guwapong jutay, guwapong juice or pangit na ducks? Guwapong juice. Kasi may mga vibrate, ano naman dyan. Okay. Ulit. Huwag sabihin yun. Kasi, ano, guwapong juice. Bakit guwapong juice? Kasi, ako na lang mag-a-address. Kaya naman kasi pa mag-a-adjust, di ba? Ako na lang mag-a-adjust. Mag-a-adjust ka na lang. Oo. Basta importante yung ano. Importante makakasama ko siya sa labas. At saka, ako na ngayon mag-a-adjust. Siyempre kahit man lang yung maganda yung ano. Oo, di ba? Kasi di mo naman mahawakan yung sa labas eh. Oo nga. Di ba, mahalaga yung sa loob ba? Okay. So, guwapong mahirap o pangit na mayaman? Pangit na mayaman. Ah, pangit na ano? Guwapong mahirap or mayamang tsaka? Mayamang tsaka. Siguro doon na lang sok sa ano. Siguro hirap. Guwapong mahirap.
Ako na lang ulit mag-a-adjust, chef. Mag-isipag ka na lang. Oo. Pwede naman yun eh, di ba? Oo. Kasi double... Do-double work ako, chef. Oo, basta gwapo. Basta gwapo. Oo, okay. Ano ka ba? Nasa 2020 na tayo, chef. Siyempre, mga panghuling tanungan. Lights on, lights off. Ay, on. On, chef. On. Okay. With glass. With glass. With the ceiling. Ganon. Mm-hmm. Siyempre, pinakahuli, sex o chocolate. Sex, chef. Ganon? Sex. Mm. Kayo. Ikaw, chef. Tanong kita. Chocolate or sex? Palabok. Kahit kanina mong tanongin yan, chef. Sex yan. Okay. So, yun lang, mga guys. Ayun na nga. Hope mag-enjoy kayo sa mga kalokohan ito ni Angel. And please, ano mo pang address dito sa address? Ah! Yung malapit na subway. Ang pinakamalapit na subway sa likod lang, mga bebs, is Comdan Uriuyok. Tapos Comdan Iho. Uriuyok. Iho. Meaning is sa exit 2. Exit 2, mga bebs. Tapos ilang lakad dito? Ilang siguro minutes? Mga 3 minutes lang. 3 minutes. Kasi andyan lang siya eh. Ah, okay. Gagento ka lang. Letter L lang, mga bebs, ang paglakad niyo. Yun, malapit lang siya. Super. Okay, guys. So, talo kayo dito. Maraming mga Pilipino pupunta dito. Yes. At try nyo yung mga different aids nila. Tsaka yung mga coffee nila. Siyempre, yung mga Philippine food. Ayan. Meron silang palabok, bihon, bilo-bilo. Halo-halo. Halo-halo. Marami pa, mga bebs. Marami pa. At magdadagdag pa sila daw ng iba. Yes. Ayan. At so, sigurado ako, mga bebs, na magugustuhan nyo rin dito, mga bebs. Okay, so ayan mga guys, I hope nagsilbing inspiration to sa inyo. Sana marami pang mga Pilipinong maging successful sa mga business nila dito at mahanap nila kung ano talaga yung bagay para sa kanila. Samahan nila, chef, ng dasal. Okay, syempre dasal. Dasal lang, mga bebs. Syempre, pag nagdasal ka, syempre kailangan sipag. Sundan mo ng sipag. Sipag. Gawa. Okay. Maraming salamat. So thank you very much for watching and please, you know the drill. Click the like button, share, and then, the notification bell. And then, yun. Annyeong, guys! Thank you.